Mga sir, good news po sapagkat malapit na nga pong magsimula ang training ng ating piloto ng AW-159 Anti-Submarine Helicopter sa kanilang partner na BRP Hazardous Class Frigate. So mga sir, pag-uusapan po natin ngayon ang soon-to-be na special operation na gagawin ng ating BRP Hazardous Class Frigate tandem ang anti-submarine helicopter nito. So mga sir, hindi na nga po natin patatagalin pa dahil napakaganda nga po at dito mahahasa pa ng gusto ang anti-submarine capability ng ating mga piloto. Kaya kung gusto nyo po na malaman ang buong detalye ng ating balita, well, stay tuned po mga sir. At kung gusto nyo rin ng mga balita tungkol sa ating AFP, lalong-lalo na sa kanilang AFP Modernization Program, aba mga sir, mag-subscribe na po kayo at pindutin ang bell button para lagi po kayong ma-update sa mga latest natin na balita tungkol sa ating AFP. Mga sir, kapag hindi na po problema ang travel ban dahil sa COVID-19, well, aasahan na po natin na magkakaroon ng isang napakagandang training na naman ang ating mga piloto para sa anti-submarine warfare gamit po ang AW-159 Wildcat Anti-Submarine Helicopter ng ating Philippine Navy. Kasama ang kanyang partner in detection para sa submarine, ang BRP Hazardous Class Frigate. So mga sir, good news po sapagkat sinabi nga po ng ating Philippine Navy Chief Vice Admiral Giovanni Carlo Bacordo na kapag naging okay na ang travel para sa tauhan na manggagaling pa sa Britanya, ay magsisimula na po ang kanilang training. Ang kanilang pagsasanay na gagawin ay ang peak landing training at dipping the sonar of AW-159 Wildcat Anti-Submarine Helicopter. So mga sir, uunahin po muna natin ang deck landing. Well, ano po yun at bakit naman po ito napaka-importante na pagsasanay sa gitna ng AW-159 ng BRP Hazardous? Well, ito naman po ang paraan para masanay sa deck landing ang ating mga piloto sa BRP Hazardous habang ito ay tumatakbo sa tubig at kahit pa mataas ang alon. Dito nila sasanayan ang ating mga piloto. Ito po ay napaka-importante para sa mga vital situation at familiarity. Kung maalala po natin na noong nakaraan nga po ay sa ibang barko ng Philippine Navy muna nakalapag ang AW-159, hindi pa po sa BRP Hazardous. Kaya napaka-importante po nito sa tandem ng dalawang asset, lalong-lalo na sa part ng AW-159. Punta naman po tayo sa dipping sonar ng ating AW-159 helicopter. Well, ito po ay maituturing na kasaysayan sa ating Navy na magkaroon po ng platform na kagaya nito sa kanilang inventory. Dito mahahasa sila sa pag-detect ng submarine gamit mismo ang kanilang sonar ng AW-159. Dito nila din makikita na magkakaroon sila ng mas malaki pang experience sa paggamit ng platform na ito. At ang importante dito ay ang mga paraan kung paano ma-detect at ma-clarify ang isang submarine. So mga sir, take note po na ang pagsasanay nito ay kasama po ang BRP Hazardous para mas lalo pong mapapalawak ang kanilang coverage sa anti-submarine capability during po patrols. Sigurado po ako na ang pagsasanay na ito ang magiging malaking tulong sa ating mga piloto at mga crew ng BRP Hazardous sa anti-submarine capability. So mga sir, ano po ang masasabi nyo sa balita natin ngayon? Ilagay nyo lang po sa comment section ng ating video dahil hanggang dito na naman po tayong muli. Maraming salamat po talaga mga sir sa inyong panonood at suporta sa aking channel.